Buenas noches or good evening from the place here in Zamboanga City where I am recording this video. But to all our viewers, I would like to greet you buenas agas, good morning, buenas tardes, good afternoon, especially those who are abroad, and buenas noches also to those watching this in the evening. So, ito po ay follow-up ng earlier vlog natin about taxes po. Kung napapansin nyo, konting vloggers lang ang nagre-report or nagba-vlog about taxes. Karamihan po sa kanila ngayon, nagba-vlog about, syempre, yung awayan ng mga noontime shows. Kasi yun po, ang habol nila ay maka-viral yung vlog nila. Samantala tayo po, kahit hindi naman maging viral, pero at least gusto natin ma-inform yung tao. Kaya, kayo na po bahala to please share this vlog so people will know what is happening in our country, paano tayo nila ginigisa sa sarili nating mantika. Kasi po, I'm sure, hindi naman ito mababiral, pero okay lang sa akin dahil ang importante po ay I get to inform you about what is happening, especially po with regards to tax. Kasi masasaktan po tayo lahat dito. Andyan pa yung inflation. Andyan pa yung ibang mga negosyante na re-recover pa lang. They're just recovering from the COVID pandemic. At saka yung bad policies and programs ng Duterte administration along with the Marcos administration. Ngayon, meron na naman plano na ang gobyerno na itaas yung taxes sa chichiria, itaas yung taxes sa sweet drinks, mga soft drinks at saka mga juices, pagkatapos mga pancham na yan, and then itaas rin yung presyo sa vehikulo. So lahat apektado tayo kahit wala tayo sa sasakyan, pero dahil apektado yung mga bus, tricycles, pati pedicabs. So lahat 'yun ipapasa ng taas ng pamasahe sa atin in order to cope up with the new expenses. Buti na lang po, meron isang senador na si Senator Rafi Tulfo ay pumalagpo dito sa plano ng Bureau of Internal Revenue at sinabi niya anti-poor daw ito. Itong proposal nila na to impose taxes on junk food and other food items sa susunod na taon, in short sa 2024. Kaya po, that's why very important ikalad nyo itong vlog para mag-ingay po tayo sa social media. Since next year pa nila i-implement ito, mag-ingay na po tayo simula ngayon pa lang. Make the president feel, the senators, the congressmen na tinututulan natin ito dahil ang gusto natin mas maganda pa, magbayad na lang ng 203 billion state tax si Marcos, makakabigay pa yan ng allowance sa atin ng at least 2 to 3 years. Kasi po, ang gustong erase ng funds BIR ay aabot ng 70 billion sa dagdag sa panggastos ng gobyerno. Pero yung 70 billion, pwede kung magbabayad sila Marcos kahit 2010 billion pa. So meron na tayo 3 years allowance na hindi itaas yung taxes. Thank you to the Marcoses. So let's pressure them to pay the taxes rather than let's pressure the Marcoses to pay the state tax rather than shift or throw the burden to us by increasing taxes. So sabi ni Tulfo, and ito palang narinig ko sa top officials natin ang pumalag. Of course, meron na tayo na vlog noon, mga senators na belonging to the leftist groups na they're still also fighting for our rights. So sabi ni Tulfo, why is the BIR nitpicking the chichirias and wanting to tax them? This is very anti-poor. So yun nga, sabi niya, bakit pinapatulan yan? Pati mga chichirias na yan. Sabi niya, maraming mga mahirap na pamilya
na kahit chips na lang at chichiria na yan, ginagawa nilang ulam. And na-witness ko po ito. Na-witness ko po ito sa mga lugar na nagbibigay ng ayuda yung NGO namin sa mga poorest of the poor communities. Yung mga maliliit na 10 pesos, 5 pesos, 1 peso na chichiria, ulam na sa kanila yun. Ulam na sa kasama na yun sa kanin bilang ulam nila. Hindi nga sila nakaka-afford ng sardinas, yun na lang chichiria na mas mura sa sardinas ang ginagawang ulam. Sabi niya, if their goal is to raise more revenue for the public treasury from consumer products, why don't they target luxury items such as food supplements? Yan, mga food supplements na wala naman talagang medical value yan, pero nagiging uso-uso yan, lalo na sa mga may pera. Protein bars, kinakain ng mga anak ko ng mga energy bars, mabibigyan sa kanila ng energy, lalo na yung mga nagji-gym. Mga energy bars, slimming drinks, yung pampa-slim, and even cosmetic products. Nakaramihan ito ay bumibili yung mga may kaya sa buhay. Kumbaga, hindi naman talaga ito basic items, pero yung may kaya lang sa buhay ang gumagasta para dito. At sabi niya, dapat mag-isip daw, mag-i-review daw ng Department of Finance yung plano nila na patawan ng 10 pesos per 100 grams tax on pre-packaged foods, including mga confectionaries, yung mga snacks, yung mga maliliit na mga bread products na binibili natin, mga desserts, ganoon. Lahat ito kasama. At ang sabi pa nga ng BIR at kasama na yung DOH, ito daw ang manera nila para hindi daw kumain ng masasamang pagkain yung mga mahirap. Eh wala nga, yun lang nga ang bagay na makaka-afford bilhin nila, alisin nyo pa. Hindi naman ito importante na, hindi naman itong health ang problema usapan dito, kundi yung katiwalian sa gobyerno na kung tulad yung nireport natin noon, yung kung saan-saan ginagasta ni Sara Duterte yung pera ng bayan, according to COA, yung iba hindi pa unaccounted pa yung mga funds dahil hindi siya sumunod sa procedure, dapat dyan hahabulin yung BIR at COA para singilin ang mga ahensya na yan na ginagasta yung pera natin. Kasama na dyan yung mga mali-maling appointments, tulad dyan kay appointment ni Secretary Larry Gadon, kung saan tatanggap siya ng 278,434 na monthly salary. Sayang, wala naman yan track record sa poverty alleviation. He has been a lawyer all his life and fighting for political issues. Ganun rin yung appointment ni Frasco, Cristina Frasco sa Department of Tourism na nilustay pa yung 49 million natin sa isang ads na ninanakaw lang pala yung mga video sa abroad. So, all of this, dapat habulin ng mga yan, Mr. President, dapat habulin ng mga yan ng BIR at lalo na yung mga cronies ni Presidente, yung mga oligarchs na kaibigan niya talaga, mga Aboitiz, mga Ayala, mga Gokong Wei, mga cronies ng tatay niya, Lucila Lucio Tan, Ramon Ang, o yung mga bagong cronies yan sila, Ramon Ang. Pero si Manny Pangilinan, yung mga ganyan, yan ang dapat habulin, yung mga negosyo nila at saka yung mga jewelries, yung mga yate, yan dapat itaas yung taxes, hindi dito sa mahirap. So please po mag-ingay po ito sa mag-ingay po tayo ukol sa bagay nito, because few bloggers are blogging about this issue, but you, the most affected part of the citizenry, should make noise about it and tell people to tell the government, we are opposing this. We are strongly opposing measures na pinapahirapan yung mga mahirap at
pinapaligaya yung mga mayaman na BFF ng First Family. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to also subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.